Alright, welcome back to my channel mga guys. Nga, no? And today, meron tayong bagong balita. No? Itong mayor sa Cebu, sinuspende na naman ng gobyerno natin. At makikita talaga natin na panggigipit na naman ito. No? Panggigipit na naman. Dahil yung sinuspende po si Mayor Raman ng Cebu, kilalang kalyado po ni Duterte. Bago ako magbigay po ng reaction, tunghayan muna natin itong balita at ipakita ko muna sa inyo. Tsaka tayo magbigay ng reaction mga guys. Okay, don't forget to subscribe. Buwang suspensyon ng Office of the Ombudsman si Cebu City Mayor Michael Rama dahil sa grave misconduct, unbecoming of a republic of a public officer and conduct prejudicial to the best interest among others. Kasama rin sa sinuspinde ang 7 pang opisyal ng lungsod. Nag-ugat ang kaso matapos mag-file ng criminal at administrative complaint ang 7 empleyado ng lungsod laban kay Rama at 7 iba pa. Ayon sa mga complainant, nagtatrabaho umano sila sa City Assessor's Office pero nilipat sila sa ibang departamento na walang sapat na basehan. Dahil dito, hindi sila nakatanggap ng sahod sa loob ng 10 buwan. Kaya naghain sila ng reklamo sa Civil Service Commission Region 7 noong June 2023. Sa isang pahayag, sinabi ni Rama na wala umano itong alam o natanggap na anumang dokumento sa kanyang suspensyon. Noong April 11, pinatawan din ng 60-day suspension ng DILG si Davao del Norte Governor Edwin Jubahib dahil sa grave abuse of authority and oppression. Si Rama at Jubahib ay mga kilalang supporter at kalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Reklamo. Kailak ko ganina pagtawag ni sir kay kanang mix balik nalipay ka kay sakto kadaugan pero sama makanona sa kabanga like si mayor unsay feeling niya actually di majud si mayor baya jud main kan pero tungod siya may nipirma mo sa gulang feelings to kurag na loyal lang sa mini mayor kinapil lagi siya kay di magunta si mayor mo yung toyo ini amo lang gi sir is masulduhan lang mi matagaan mi what is right for us ipadayag gawa pa siya magkanawat o kopya sa preventive suspension. Wao sa matod pa siya masayot sa kasong gisang at batok kaniya. Aware ka sa complaint, Mayor? No, I don't even know about it. So what you can knowledge regarding this issue? Lawyers will take care of it. At ayun na nga, di ba? Yung pagsuspende, base lang doon po sa reklamo ng mga empleyado po na nailipat po ni Mayor sa ibang departamento. Yun ang pinagbasihan nila na grave misconduct daw. At saka ang nakapagtataka kasi, yung mismo po ng complainant ng kaso nung ni Mayor, sila mismo ang nagsabi na naawa sila kay Mayor dahil hindi daw si Mayor ang pakay nila doon. Kaya lang daw si Mayor yung nakapirma. At yung isa nga pa nga yung complainant eh, nagsabi na naawa daw sila kay Mayor. Kasi kung nag-react lang yung administrator, di daw sana nahahantong sa ganon. Pero, yung si Mayor na kinomplain nila, walang alam na may complain na ganon. No? How come yung isang kaso na dinesisyonan na walang alam yung plaintiff o yung kinomplain, di ba? So, paano yon? Hindi ba klaro-klaro pangigipit yon? Dahil bagong nag-rally lang yung grupo ni Duterte may isog doon sa Dumaguete is para Dumaguete yata is part of Cebu. Pero aside from that, kasi yung Cebu rally, malaking rally din yung sa Cebu. So, yung sa Tagum din na sinuspindi din si Jubahib, yun ang unang pangigipit. Ngayon, pangalawang pangigipit dito kay Rama. No? Ano na ba itong ganito na lang ba talaga yung gobyerno natin? Ha? Yung harap-harapan na lang ng pangigipit. Sana naman na mayroon silang mga legal talaga na basihan, no? Although legal man yun, pero bakit hindi alam ni Mayor Rama, no? Wala siyang alam na mayroon siyang complaint na ganon. Yung complainant mismo ang nagsabi na hindi naman kasi si Mayor ang pakay namin dito eh. Naawa daw sila kay Mayor. So yun guys, ang talagang pakiramdam ko na panggigipit to. Another panggigipit, another suspension. Sino kaya may panganaan ito? Diba? Bakit takot na takot yung gobyerno sa grupo ng maisog? Yun ang tanong ko. Bakit kayo matatakot na ang gusto lang naman ng maisog, no? Tigilan talaga yung tsa-tsa, no? Yung doga kay
kay presidente natin, ibang issue yun eh. Hindi naman ganun ka ano si Duterte talaga sa pagdudroga ni ating presidente noon. Nga, nabanggit nga ni Tatay Digong, di ba? Na mabait naman talaga to si Marcos, no? Mabait. Kaya lang weak nga lang. So, eh itong mga cronies ni Mayor ni Presidente Marcos, malamang sila ang gumagawa nitong mga panggigipit na to. Lalo na yung mga grupo ng mga tambaluslos diyan sa Kongreso. Kaya mag usga diyan mga guys kung bagay ba tong suspension kay Mayor Rama, no? Para sa akin, panggigipit talaga, another panggigipit naman to. Okay, don't forget to subscribe mga guys. Thank you for watching.